Hebrews chapter 2 verse 3 begin. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? Ibig sabihin po, last Friday, on the way sa isang libing, sa isang burol, kami po ay na-traffic sandali. Pagpunta kami sa pamanaw na magulang isang kapatid nating manggagawa. Pero habang nag-traffic kami, nag-ring ang telepono, actually yung messenger, at nakita ko yung kapatid natin doon, umiyak siya. Hindi ko maintindihan niya siya sabi, pero alam kong bagabag siya dahil walang masyadong mainaw na signal. So, namatay, yung tawag, tinawagan ko sa telepono. At nung sumagot siya, sa kabilang linya, naroon ang matinding kalungkutan, basag na basag kalooban, at ang wika niya, Pastor, kamamatay lang po ng lola ko. Segundo lang, ang nakalipas, dinadaya pa rin niya lola niya, at namatay. Tumawag siya agad. Ginawa niya mangyaring tumawag sapagat ilang araw nakalipas, nais ang punta ko yung lola at kausapin tungkol sa Panginoon. Hindi ko magawa dahil meron akong conflict na lakad. Ang ginawa ko, kung pwede ka ako, magre-record ako ng sasabihin ko. Pagpe-pray ko siya, parinig mo, at magre-record ako ng sasabihin ko. Umahig siya. Then, pinadala ko at ipinarinig. Pinag-pray ko sa magitan ng record message. Pero pagdating din sa kinakausap ko siya, Lola, gusto ko po malaman ninyo na mahal ka ng Diyos, nagdusa sa Kalbaryo si Kristo, nagkatawang tao, dahil nais sa kayo iligtas sa impyerno at nais na dali sa lahat kung kayo pumanaw. Habang pinaparinig niyo ang wika ng tao, patay mo yan, ayokong marinig, hindi pa ako mamamatay. Pero sa puso ng kanyang mahal sa buhay, na kapatid natin, alam niyang hindi magtatagal. Nakarating na matagal at alam niyang kailangan niya si Kristo. Pilit na pinarinig, Lola, nais ng Panginoon, mapunta ka sa langit, tanggapin niyo sa sinyong puso. Patay mo yan, ayokong marinig yan. Hindi ang mamatay. Sa kabila ng kanyang kalagayan at ang matinding sama ng loob ng ating kapatid, pumanaw na hindi tumagap kay Kristo, yung tao, sinong di maiiyak? Ang lapit mo na sa pito ng langit, ilang hakbang na lang o ilang hininga na lang, ilang sandali na lang, naroon pa yung kanyang pagtanggi. Walang magagawa ang Diyos pagka ganun na senaryo. Mga kapatid, mapakaraming tayong kilala o baka ilan sa atin dito na malakas ka, wala kang sakit, wala kang naramdaman, kakaramdaman, and yet hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag namatay ka. Bakit iintay mo na sa dulo na ng hininga, doon ka pa magkaroon pagkakataon at saka mo sa tatanggihan? Ano yung kasunod doon? Impyerno. Sabi ng talata, how can we escape? How shall we escape? Kung ang ating papabayaan ang gantong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Diyos noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Tayo nakarinig. Tayo naging Kristiyano. Sinasabi natin sa mga tao, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Paano ka makatatakas kung tatanggihan mo siya bilang iyong Diyos? Paano ka makatakas sa impyerno? So ang tanong ko may umaga, ang ibang mahal sa buhay ay Kristiyano na. Ayon niyo pong iyong asawa, iyong pong iyong anak, iyong pong mga kasama sa pamilya, sila po ba na nasa iyong malapit na paligid ay nakakilala na kay Kristo? Kung hindi pa, panahon na para sabihin sa kanila, magsisi ka ng kasalanan. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang tagapagligtas. Huwag na huwag mangyari na dahil sa napakawalang kwentang bagay, hindi ka mag-church. Hindi ka makikinig sa salita ng Diyos. Dahil sa walang kakwenta-kwentang bagay, lalayuan mo ang Panginoon, ang church, dahil sa isang walang kakwenta-kwentang bagay na nangyari sa iyo. Na walang kinalaman ng Diyos, walang kinalaman ng kapatiran. Lalo na ako. At kung meron mang mangyari, huwag man sana, na lalayo kayo sa church na ito, at dahil sa walang kakwenta-kwentang dahilan, sabihin niyo sa akin, ako hihingi ng tawad, luluhod ako sa iyo. Huwag lang kayo mawala. Dahil ayaw ko mapahamak ang inyong buhay. Dahil pag ang tao ay nagmatikas, nagmalaki, at nilipastangan ang mga bagay ng Diyos, nakakaawa ang magiging kalagay ng buhay. Mga kapatid, sa daming utos ng Bible sa atin, sa daming mga itinatalagang bagay na dapat natin gawin mula sa Biblia, tulad
Ano sabi ng talata? Ikaw ay inutusan ng Diyos na magsabi ng patotoo sa iyong mga mahal sa buhay. Sa dami na inuutos niya, isa sa pinaka-importanteng utos niya, tayo mga Kristiyano ay magbahagi ng mabuting balita. Kailan natin hilang binahagi yan? Nakakalungkot na may mga Kristiyano kung nalalaman na nakaharap pa rin sa tagayan at sa mga bisyo, pero not even once ang attempt na sabihin sila tungkol kay Kristo. Magbago na tayo. Kailangan magbago na ng direksyon ng mga Kristiyano. Dumiretso tayo na langat para sa Panginoon. Awikan mo Mark 5:19. Umikas sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan. Sabihin mo sa kanila kung gano'ng kadakilang bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kinaawaan ka ng Diyos. Ang utos niya, sa dami ng utos niya, isa ron isip tayo ay mag-soul winning. Mag-aakay ng kaluluwa. But to become a Christian, there's only one requirement. Tanggapin mo lamang ang kaloob niyang buhay na walang hanggan. Libre naman po. Isa lang ang sinasabi niya, para ikay maligtas, tanggapin mo ang inaalok ni Kristo na buhay na walang hanggan. Pero pag naging Kristiyano ka na, marami siyang utos sa Bible, of course, pero isa sa pinaka-importante dyan, ang akala natin ng mga tao sa Panginoon. Ang sabi ng magagaling o nagagaling-galingan sa Biblia na ibig sabihin, tanggapin na si Kristo, maliligtas na, magsisilang kasalanan bilang tagapagligtas, si Kristo tanggapin sa puso, ligtas na, that's easy, believe isn't. Mga kapatid, tanong mo muna. Hindi ba ang dapat pagsampalataya kay Kristo madali lang? Amen? Bakit pinahihirapan ang tao pagiging maligtas? It's very easy to be saved. Ang daling maging Kristiyano. Pero yung mabuhay ka para kay Kristo, that's another ballgame. Pero yung ikay maging Kristiyano, it's very easy. Why? Sapagkat si Kristo namatay na sa krus ng Kalbaryo. Nagduso na siya sa Kalbaryo. Pinahirapan niya sarili niya. Siya na nagbayad para sa atin. Easy. Hindi lang ito, eh, tatanggapin mo lang naman, magsisisi ka ng kasalanan. Sasampalataya ka na, ligtas ka na. Yun ang sinabi ng Bible. Eh, bakit hindi ko lang ito nagbabago ibang tao? Kasi ginawa nila hindi totoo. Yun ang kaibahan. Yung ginawa nilang pagtanggap at pagsisisi at kuno ay pagkalala kay Kristo, hindi totoo. Kaya hindi nagbabago. Walang tunay na pagbabago na ganap. But believing in the Lord Jesus Christ is as easy as ABC. Apakadali lang. Kung tunay na ginawa yan ng tao at seryoso, sabagat ang pagkakalala kay Kristo ay batay doon sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niya lahat ng ating kasalanan. And I receive Him, and you receive Him, and the presence of the Holy Spirit sa ating buhay ang magbabago sa ating pagkatao. Bakit nagbabago? Dahil kay Kristo. Nasa ating puso. Of course, hindi ka magiging perfecto. Pero sasabi ko sa inyo, kayo na naging Kristiyano, may Espiritu ka na sa iyong buhay, you were given the gift of eternal life, nasa iyong Espiritu ng Diyos, now you can make a commitment. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, baguhin mo ang buhay ko. Susunod ako sa iyo. Sa krus ng Kalbaryo, sinabi ni Kristo ang one of the most important answer sa mga maling aral. John 19 verse 30. Sabi ng Panginoon, it is finished. Amen? Naganap na. Tapos na. Binayaran ko na. Wala na kayong gagawin para kayo maging Kristiyano. Tatanggapin niyo na lang yung ginawa ko sa Kalbaryo. Why? It is finished. Wala na kayong dudugtong. The job was His. And He's alone to complete. Wala nang ibang may authority na mamamatay sa krus in His place. O in our place, kundi si Kristo lang. Ang dakilang plano ng kaligtasan ay kumpleto na. It has nothing to do with how hard your good works are. Hindi importante kung gano'ng kakabuti, matulungin, maawain, mapagbigay, mapaggawa. Walang kinalaman yan sa kaligtasan mo. Because it's not by works of righteousness. Amen? Amen. Hindi paggawa ng mabuti ang magdadala siya sa langit. We are made complete. At yung ginawa ni Kristo sa Kalbaryo ay sapat na. Colossians 2:6. Kung paano nga nang inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kristiyano na kayo? Anak na tayo ng Diyos? Mananampalataya tayo? Sabi ng Panginoon, lumakad ka as one kay Kristo. Bubuhay tayo para kay Kristo. Eh, pagtatawanan ako ng mga tao, ayaw ko sila. Oh, pagtawanan nila? Sino mo kakatawa-tawa sa amin? Kaya pagtawanan nila, matigong buhay niyo, maayos kayo. Parehas kayo, pantay ang buhay. Malinis.
Matino kayong magulang, matino kayong tatay, matino kayong nanay. Maayos kayo, wala kayong nargapyado, at kayo may takot sa Diyos. Kayo pagtatawanan. I don't care. Amen? Sila katawa-tawa na nalalait kay Kristo. Pero tayo mga Kristiyano, mabubuhay tayo para sa Panginoon. Magsilaad kayo ng gayon sa biyaya, tayo naligtas sa magitan ng pananampalataya. So how can we continue in Him? Gayun din, by grace through faith. In good times, in bad times, we should live by grace through faith. Amen? Tandaan niyo mga kapatid. Si Paul, hiniling niya sa Diyos, kay Kristo, na alisin na yung kanyang karamdaman. 3 times. Pero alin nyo, anong ginawa ng Bible? Sabi ng Bible, 2 Corinthians 12:8, My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Hindi tinugan na Diyos sa kanyang panalangin. Namatay si Paul na mayroon sakit na taglay. Na pwede mangyari sa atin. Mamamatay tayo, taglay sakit. Hindi maaaring pagalingin ng Diyos. Pero sapat ang biyaya niya para sa atin. Hindi tayo mapipigil maging tunay na tagalikod ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos pinakita sa atin, gloriously, ang kanyang pangalan na natatanya ng mas matindi sa ating kahinaan. Habang tayo nagdurusa, God is glorified. At tumulungan natin ang Diyos sa buhay natin ito. Bagamat mahirap, pero malinis. Okay lang sana maghirap. Bakit? Eh, yun ang gusto ng Diyos eh. Pero hindi kailanman nais ng Diyos na ikay magkaroon ng sariling aeroplano, helicopter, pagkararyarihan, sa panlulo ko sa kapwa, and then I will tell them, bigyan ng Diyos sa akin yan. Kabulastugan lahat yun. Tapos yan, merong kaso. Di ba? Siyempre niya, pastor niyo, nabubuhay na, oh, pinagpala ako ng Diyos sa masalangit, kaya ako may helicopter, merong aeroplano, may marakit na kararyarihan, at merong may sariling langit sa lupa. Tapos kabukod-bukod may kaso ng sex trafficking. May kaso ng malversation. Nakukuha ko yun, baka hindi na ako lumutang sa pinagtataguan kong lungga. Masama na sasabihin mo, bigyan ng Diyos yan, pero galing pala sa pangunguling ba? Hindi tama. By grace through faith, tayo mga Kristiyano, ang dami na nalalaman ng mga mananampalataya who live their lives victoriously sa kabila ng mga struggle sa buhay. Wala akong nakikita ni isa sa inyo ang yaman o milyonaryo dito. Kung magpahalaan Diyos sa inyo ng maging milyonaryo kayo, huwag kayo makalimon. Amen. Amen? Pero yung araw-araw nasa ospital, araw-araw may tagli na sakit, araw-araw minum ka ng gamot, araw-araw mayroon ang tendency na padala sa ospital, at ikaw na mabuhay na matino sa Diyos, God is glorified. Merong ebidensya na biyaya sa kanilang buhay. In good times and in bad times. In our weaknesses, in our struggles. Sabi ng Panginoon, sapat ang biyaya ko sa iyo. Each time, one would attempt gumawa ng bagay para maligtas siya. Gumawa ng mabuti, ikaw ang gawa, para mapunta sa langit. Tandaan nyo, sabi ni Kristo, John 19:30, it is finished. Tapos na. Tatanggapin na lang po ng tao ang buhay na walang hanggan. Kikilalanin na lamang siya at magsisisi sila ng kasalanan. Tatlong bagay, or should I say, dalawang bagay lang. Ang ating kaligtasan po ay simple lang. Our salvation is simple. Luke 19:10. The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ay naparito para iligtas at tanapin ang nangwala. Lost, hindi Kristiyano, kaya dapat sila maligtas. Ang tanong, ikaw ba'y Kristiyano na? Kung Kristiyano ka na, mag-akay ka ng kaluluwa. Ligtas na ba ang iyong mga mahal sa buhay sa Panginoon? Sila pa'y mga anak na ng Diyos. How is your wife? How is your husband? Yung iyong mga anak, sila pa'y tunay na mananampalataya? O ngayon ay sakit sila ng ulo? Kailangan sila maging Kristiyano. Sabi ng Titus chapter 3 verse 5, na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, iniligtas niya tayo. Tandaan niyo ha, God rejects our righteousness. Ayaw ng Diyos ng katwiran ninyo. Pagpalagay natin mga kapatid, sinisikap niyo sundin sa pagkutos. You try to do good works. God rejects such action. Hindi kinikilala ng Diyos ang paggawa niya ng mga utos sa Biblia na hindi pa kayo Kristiyano, bali wala sa Diyos lahat yun. You know why? Because God is holy
And man is sinful at his best. Pag hindi kayo Kristiyano, ang tingin sa ninyo Diyos ay makasalanan. Pero pag kayo nagsisikasalanan, kayo minatan sa Panginoon, sumaparta kayo kay Kristo bilang tagapagligtas, you are a child of God. Amen? Amen? Diba? Kayo Kristiyano. Okay? So, tandaan niyo, ha? God rejects our righteousness. Wala tayong kakayahan para sundin ang utos ng Diyos pag di ka Kristiyano. Halimbawa, na nagkaroon sunog sa inyong lugar at yung sunog yun nasa indadaanan, ang ginawa mo, nag-isip ka ng pwede mong gawing tali para tumanong ka. At meron tayong nakitang kadena, matibay na bakal, pero, o 10 piraso, o 20 piraso bakal, kapit-kapit yan. Pero napansin nyo, yung isa ron, eh, hindi gawa sa bakal, gawa sa papel. Papel lang. Palagay nyo, pag nag-alaw meeting kayo, pag napatid yung lima, malalaglag kayo? Sagot. Of course, napatid yung tatlo, laglag ka rin. E napatid yung isa, laglag ka rin. Sabi na sa Jago Dos Gis, hindi mo pwede masunod ang lahat, pero pag natisod ka sa isa, nagkasala ka na. So walang paraan na ikaw magiging katanggap-tanggap sa Diyos pag sumusunod ka sa kuno ay kautusan, pero iba naman hindi masunod. God rejects our righteousness. Ang kaligtasan is not a reward sa matuwid. Ito ay gift sa guilty. Regalo ng Diyos sa mga sumampalataya. It's not a goal to be achieved. It is a gift to be received. Ang kaligtasan ay regalo. Salvation is a gift. Hindi mo kailangan bayaran. Ang regalo, binabayaran ba? No. Kaya nga mali ginagawa ng Pilipino eh. Nagbigay ng sapatos, lagyan mo ng piso. Mali yun. Ang regalo, walang bayad. Libre. Ano gagawin sa regalo? Tatanggapin mo lang. Mayroon pa yun. Eh, ngayon, regaluhin niyo ako. Tanggapin ko yan. Diba? Ang sinasabi natin, salvation is a gift. It's a mercy. Pangalawa, yung righteousness na ipinahayag ng Diyos. God rejects our righteousness. Secondly, God reveals His righteousness. Romans 1:17, the just shall live by faith. Ang Kristiyano ay mabubuhay sa katwiran. Katwiran ng Diyos. Ang katwiran tanggap ng masalangit ay gift of faith kay Kristo na kanyarap. Dapat kilalaning Diyos na nagkatawang tao si Kristo. Siya na ay Diyos, nagkatawang tao na matay sa Kalbaryo, inilibing at namoy na muli. At tayo sa pagtaya ay naipanumbalik kay Kristo at sa Ama. And then, nung tayo maging makarinig na mensahe, nung makarinig si Kuya Rafi, makarinig si Kuya Rigor, ng pangangaral tungkol kay Kristo, na siya nagkatawang tao, nagduso sa Kalbaryo, nagsisinakasalan ng tao, at sinumpartayan si Kristo, you receive eternal life. At pagtunay na ikitunay na Kristiyano, babagoy na Diyos sa iyong buhay sa magitan ng Holy Spirit. Kaya nakapagtataka, bakit siya ba di nagbabago? Eh baka talaga hindi tinanggap yung Espiritu ng Diyos? Baka talaga hindi Kristiyano? Tandaan niyo, ang kaligtasan po ay hindi parang kantin na mamimili ka, pinakmit, gusto ko, ayoko ng adobo, gusto ko to, ito ayoko. Hindi po pwedeng ganun, walang ganun. Ang kaligtasan po, wala kang pipilihan, hindi po pwedeng si Kristo tagapagligtas mo lang, ayaw mo siyang Panginoon. Pag si Kristo ay tunay mong tagapagligtas, He should be your Lord. At pag siya ang iyong Lord and Savior, babagoy na Diyos sa iyong buhay, bakit? Susundin mo siya, hindi sarili mo. Tama? Hindi sarili mo iiral, kundi ang kalooban ng Diyos. Bakit? Si Kristo kasi ay Panginoong Diyos. Siya ang ating Lord and Savior. So, God rejects our righteousness. God reveals His righteousness. And God requires righteousness. Ang katwiran ng tanggap ng Ama ay sinless perfection. Dapat hindi nagkakasala. Meron mong tao na gano'n? Wala. Pero kay Kristo na sinampalatayan na natin, ikaw na kay Kristo, tinanggap ko na Ama dahil na kay Kristo ka na. Sabi sa Romans 3:22, so it was accomplished by Christ. Sa Romans chapter 10 verse 10, sapagkat kung tayo mananampalataya
sa puso, sa ikatutuwid, at ginagawa sa pamamagitan ng bibig, ang pagpapayag sa ikaliligtas. So alam nyo, what it means to believe and confess that Jesus is Lord, eto yan. Para si Kristo yung ipahayag mo at kilalanin siya bilang tagpagligtas, dapat ito ginagawa mo. Ayon ka, magkikisa ka sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo siya kukontrahin. Lahat ng bagay na gusto ng Diyos sa buhay mo, yun ang gagawin mo. Hindi ka kukontra. Hindi ka aayaw. Yun ang sinasabing tao na Kristo ang kanyang Panginoon ng tagapagligtas. And that means, hindi mo siya ikakaya. Walang tao ang pwede mabuhay na hindi nagkakasala. Kaya pag tayo nagkamali, nagkasala, bumalikta sa Diyos, humingi ng tawad. Okay? 2 Corinthians 5.21, siya hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya katulad ng Diyos. Yung kasalanan, ipinato kay Kristo. Hindi siya naging makasalanan, si Kristo naging kasalanan, siya naging kasalanan, so ipinarasanan ng Diyos Ama ang kasalanan. Si Kristo hindi naging sinner, but He was made sin. Yung paparusahan ng Diyos sa atin ay pinarusahan kay Kristo. Yung latay para sa atin ay lumatay kay Kristo. Ganun kabagsik ang ginawa niya. Our salvation is simple. Secondly, our salvation is secure. Amen? Amen. Hindi mawawala. Ang kaligtasang binigay siya ni Kristo, hindi nawawala. Ngayon ligtas niya, mamiwala na. Minanditinig ako, may nababasa ako, mga Hillsong singer di umano, mga composer na awiting pang Diyos daw. Finally, pagkatapos nilang kumanta na papuri sa Diyos daw at magsasayaw at magpalapakan, finally sabi nila, inaanunsyo sa lahat, ngayon, hindi na ako Kristiyano. Marami na siya. Sabi ko naman, eh ano ngayon, kung hindi ka Kristiyano, baka talaga hindi ka naging Kristiyano in the first place. Ang lakas ang loob mo. Ang kapal ng mga ama, sabi mo hindi ka na Kristiyano. Yung dating minamahal mo, iniibig mo, pinupuri mo kuno. Ngayon sabi mo hindi ka na Kristiyano. Eh baka talaga hindi ka naging Kristiyano in the first place. Amen? Amen. Sabi mo, dati kang baptist, ngayon hindi ka na baptist. Eh ano? Nakakahiya pa, nababanggitin mo baptist ka, pero hindi ka na mabuhay sa Biblia. Di ba? Kristiyano ka, tapos ngayon hindi ka na Kristiyano. Nagpakita ka lang ang tunay mong kulay. Marami kayong istorya. At nakakalungkot. Bakit to? Hindi talaga sila tunay na mananampalataya. Ang tunay na Kristiyano, sigurado na pag namatay, pumunta sa langit. Bakit? Meron siyang buhay na walang hanggan. Ipinangako ng Diyos yan. John chapter 10. Tipo sabi sa 27-29. Hindi ka Kristiyano dahil baptist ka. Burahin niyo sa isipan niyo. Ako naging Kristiyano ko, hindi ako baptist. Naging ako baptist nung naging Kristiyano ko. Saka lang ako naging baptist. Kayo din, gano'n. Bago kayo naging baptist, Kristiyano muna kayo. Ha? Hindi baptist, pupunta sa langit. No. Lalo naman kung hindi ka baptist. Di ba? Ang sinasabi ko, dapat Kristiyano ka muna. Then, magiging anak ka ng Diyos, pagiging Kristiyano ka, ikaw ay pupunta sa langit. Whether you were baptized or not. Pero pag buhay ka pa, Kristiyano ka, tunay kang Kristiyano, abang papaptize ka. Amen? Daman papaptize ka. At sasabihin natin, pag Kristiyano ka na, meron kang buhay na walang hanggan. Sigurado ka na, you are secured. Na born again ka, naging anak ka ng Diyos, you became partaker of the divine nature dahil you can never be lost again. Hindi na mawala ang kaligtasan mo, yes. Hindi lahat na nagsasabing ligtas ako. Yes, hindi lahat na nagsasabing Kristiyano ako ay totoo. Hindi lang ito nagsasabing, anak ako ng Diyos, ay totoo. May mga peki kasi, tinan nyo, Matthew chapter 7. Matthew 7, 22 and 23. Lord, di ba, nagsipangula kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng demonyo. Nagsigawa kami ng mga kapamalagahan. Kung magkakay sasabihin sa kanila ni Kristo, kailan may di ko kayo nakikilala. I never knew you. Magsaluyo kayo sa akin, kayo mga tagagawa ng katampalasanan. God will one day say sa mga Kristiyano kuno at peke, hindi kita kilala. Lumuyo ka sa akin. Doon sa mga tunay na Kristiyano, He will say, welcome, the good and faithful servant. Mga kapatid, panlabas na adyo,
Pwedeng pikin, pwedeng magpagkunurian na ikaw ay Kristiyano, mukhang tunay na Kristiyano, pero pag sa bahay hindi ka nagbabago, you are not truly saved. Di na may iwawala ang tunay na kaligtasan. Iba na aking nawala ng kaligtasan, mga kapatid, hindi nyo na iwala. Talagang wala kayong kaligtasan in the first place. Amen? Walang naiwawala ng kaligtasan. Bakit? Paano mo naiwawala? Hindi mo kami hawak. Tama? Amen? Ang kaligtasan mo, hawak ng Diyos. How can you lost it? Di ba? John 10:27-28. Dinirinig na aking tupa ang kanya ang aking tinig. Sila ay aking nakikilala. Sila ay nagsusunod sa akin. Sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila malilipon. Di sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng aking ama. You are saved in God's hands. Kristiyano ka. Hindi ka kaya agawin ni naman sa kamay sa kami ng Diyos. Mismo ikaw na may katawan, hindi ka kaya alisin. Amen? Amen. Kung tunay kang Kristiyano, may pagkakaya ba dito? Doon sa mga kilala niya at hindi niya kilala. Those he never knew, hindi talaga ligtas. But those he knew, ay mayroong buhay na walang hanggan. Yung mga may personal relationship kay Kristo, you can never be a lost soul. Ang kaligtasan mo ay permanente. Sabi ni isa, ay may kakilala ko dating saved, yun hindi na. Hindi, dahil hindi talaga saved yun, noong pa. Ay may kakilala ko dating baptist, yun hindi na. Iglesia siya ngayon, ayan ako, ayan sa akin. May mga alam mo nga ako, baptist sa St. Pierre, eh. May mga alam mo nga ako, eh, pastor ko eh. Nanapot sa maling aral eh, baptist eh. Eh baka hindi talaga tunay na Kristiyan. Ang sasabi natin, pag ikay Kristiyano dati at yun hindi na, hindi ka tunay na naging Kristiyano in the first place. Ang lakas mo na loob niya sasabihin. They never really were saved. They didn't lose their salvation. They never had it. And let me give you reasons why ang isang Kristiyanong tunay ay hindi na kailanman mawawala ng kaligtasan. Why you will never be a lost soul again. 1, Romans 8:38 and 39, wala na may paghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Ako'y naniniwala, Romans 8:38 and 39, naniniwala ang lubos na kahit ang kamatayan, buhay, kahit anghel, pamunuan, kahit mga bagay sa kasalukuyan, bagay na darating, bagay na kapangyarihan, kahit kaitaasan, kahit kababaan, kahit alinmang nilalang, hindi maihiwalay o mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Anything that happens to you, death or while you're alive, good angels, bad angels, even Satan, ano mang bagay, future o ngayon, nothing can separate you from the love of God. Walang makapag-iwalay. Kahit anong gawin kasalanan ng anak kong yan, kahit anong bilik ko, huwag mag-lollipop, huwag mag-chocolate, huwag mag-chichichiria, puro pagsaway at pagsuhay. Hindi kailanong mawawala ang pagiging anak ko. Anak ko siya, ako ang tatay niya. Ha? May gagawin bang bagay, anak ninyo, na sukat na magiging, hindi na kayo magama? Tell me. Wala. Masama yung mga kapatid, kumamali. Pero nothing can separate your relationship. Kahit ano mangyari. Kahit magwalang yan itong mga anak na ito. Sana huwag. Mga kapatid, sa tao lang hindi mawala yung relationship niyan eh. Eh, Diyos pa, anak ka ng Diyos, ay, Kristiyano ka. Anong ginagawa mo? Ba't nagbibigay ka ng kahiyan sa pangalan ni Kristo? You will never be separated. Pangalawa, again, God's love will never be separated from us. Nothing can separate us from His love. Case closed. Period. Pangalawa, paikitunin na Kristiyano, you are made perfect forever. Kaya nga tawag sa inyo, saints, banal, Hebrews 10:14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog, kanyang pinasakdal, magpakailanman, ang mga pinapakimbanal. Sanctified here refers to those who are saved. Kayo ay pinapakimbanal and you are perfected. Iligtas na kayo forever. So, Old Testament, sa tiyong magkakasala ang tao, kailan sila mag-offer ng hayop, kumuha ng dugo, ihahain. Sa tiyong tiyan sila magkakasala, kukuha ng dugo, ihahain. Pero sa Hebrews 10:14, yun ang sinabi ng Bible, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog, sa pamamagitan ng hinandog ni Kristo sa Kalbaryo, Jesus offered one sacrifice for sin forever. Amen. Hindi na kayo kailangan magpatay ng tupa, ng kambing,
kalabaw, o anuman, o baka, wala kayong magagawa. Ang mahal kaya nun. Sila nun sa Old Testament, they have to do that. Pero salamat sa Diyos, hindi nilalikoy ng Diyos. If you ever lost your salvation, at para kayo ay maligtas uli, alam nyo, kailangan mamatay ulit si Kristo sa Kalbaryo. Kaya mali, ano? Hindi pa rin mawala kaligtasan nyo. Bakit kung wala kaligtasan nyo? Eh, kailangan mamatay ulit si Kristo. Ano sabi ng Bible? He suffered once. Okay? Kaya maintindihan mo buti. Minsan si Kristo namatay, at pag ito nyo naging Kristiyano, minsan lang niya kayo iligtas. And that will live forever. And that settles it. Kristiyano ang tunay. Intindihan nyo? Amen? So, secured ka, pag-save ka. Hebrews 10:14. For by one offering, he has perfected forever them that are sanctified. Kahit hindi perfecto pangalan mo, mong pre, you are perfected. Kahit hindi may karamdaman, you are perfected. Sinakdal ka ng Diyos. Papunta ka na sa langit. Kamatayan lang ang mangyayari para ikaw mapunta ron. O si Kristo dumating ngayong oras na to. Pangatlo, our Lord always finishes what He begins. Hindi mawala kaligtas mo. Bakit? Yung sino mo na yung Kristo, tinapos niya. Amen? Para mo lang ako usap. Yung sinimulan niya, tinapos niya. Amen? Philippians 1:6, ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na ang pagsimula, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Sino nagbigay ng mabuting gawa? Holy Spirit, the first and Diyos. So why do you love Him? Because the Holy Spirit performed it. Why do you serve Him? The Holy Spirit performed it. Ginagawa ng Holy Spirit sa pagitan niyo. Why do you go to church? Nabuong puso, buong kaluluwa. Because the Holy Spirit led you to do it. Ba't kayo mabuti sa iyong pamilya? Ba't kayo mabuti sa kapwa ninyo? Bakit mabuti asal mo sa mga Kristiyano? Sa mga hindi man ang protect? Because the Holy Spirit who resides in you performed through you. Holy Spirit. He convicted us of sin. Not only convicted us, then He converts us. And did a miracle sa ating buhay. And finally, He completes us. So, siya na nagsimula ng mabuting gawa, siya na natatapos. No other way that God will not finish what He has begun. Sabi nga niya sa John 19:30, it is finished. Tapos na. If God fails to finish what He has begun, bigo siya. Pero mga kapatid, He cannot fail. He will perform it until the day of Christ. Pang-apat, we are predestined to be like Jesus Christ. Romans chapter 8, wala na akong time, masyadong basahin. Verse 29, itinalaga ka niya, inakilala ka niya, itinalaga niya, para maging katulad ng anak. Tandaan niya, bago pa likay ng Diyos ang bagay, God, who is omniscient, God, who knows everything, nakita niya, wala pa lahat ang bagay, siya na nakakalam. Nakita niya, isang 16 anyos na si Fred. Bago palikay ng mundo, nakita niya itong kabataan ito na walang manlang kapag-apag-asa sa buhay. He deserves hell dahil makasalanan. But God saw, He knew, May 25, 1983, tatanggapin ni Fred de Guzman si Kristo bilang tagapagligtas sa International Baptist Church na Mandaluyong. Nakita ng Diyos. Yung 16 anos na yun, lumalakad sa harapan ng luha at tinagap si Kristo bilang tagapagligtas. Nakita ng Diyos na hindihan ni Fred sa kanyang puso si Kristo. He foreknew it. And when He says that, itinalaga ko na may gumawa ng kanyang anak. Isang araw kayo na pupuntang impyerno, mga anak ng Diablo, nakita ng Diyos sa kanyang karunungan, natatanggap niya si Kristo, tatanggapin niya, sasampalataya kayo sa buhay, sa bundok, sa lupa, sa kapatagan, sa kung saan mga lugar na lupanok, sa First Baptist, na sira-sira ang tsura, nakita ng Diyos sa araw, tatanggap kayo, and then He predestinated you. Itinalaga na kayo. Nakita niya sa kanyang karunungan. So my destiny is settled ahead of time. I am predestined kayong mga Kristiyano to become like His Son. So, kung ako'y predestinated to be like Jesus Christ, settled in eternity, ang tanong, paano mawawala kaligtasan mo? Eh, nakatalaga ka na pala.
Di ba? Pero isang kwento eh. Nagpahula yung kandidato. Kay Manong Bola. O Manong Bola, hula ako. Hula, hula mo kung mananalo ako. Ano ko? Sabi ni Manong Bola. Bay mo na. Hinalaan. Bolong kristal. Nako! Matatalo ka. Eh, isipin yung Manong Bola siguro eh. Bigyan pa akong pera para bugoy yung hula ako. Ha? Matatalo pala ako? Eh, hindi na tatakbo. Di ba ganun yung ganun? Ang tanong, kung di ko tapubusin yun, natalo na yun. Kung totoo yung hula ng Manong Bolong yan. Di ba? Pagpalagyan na natin. Ha? Don't get wrong. Pagpalagyan natin, halimbawa lang, totoo yung hula, natalo. At sabi mo, uy, natalo pala ako, hindi na ako tatakbo. Mali. Sino yung natalo niya kung di ko tatakbo? So you have to run. Bakit? Nakatalaga ka na eh. Dahil pag hindi ka tatakbo, eh, sino yung natalo? Di ba? Is it the point? Pero buray niya yan. Wala yan. Walang hula, walang totoong hula. Na kinakwento ng mga tao sa Quiapo. Ang totoo, ito. Bye. Amen. Amen. Amen? But the truth is, kung kayo Kristiyano na, ngayon pala, ngayon, kahapon, sa araw, sa taon, nakita na ng Diyos, years before, eternity past, bago pa yung likay na lahat ng bagay, God saw na kayo naging Kristiyano. And nung makita niya, tatanggap ka, tinalaga ka na niya, at maging tulad na kanya na. And then, the time came, May 25, 1983, yung 16 anos na yun, ay naging Kristiyano. You are in Christ. 2 Corinthians 5.17. Patapos na po ito mga palin. 2 Corinthians 5.17. Sino mang nakay Kristo, bagong nilalap. Lahat ng bagay nakalipas na, pawanigit bago. I am in Christ. It means, I am a part of the body of Christ. Pag nakay Kristo ka, bahagi ka na niya. Tama? Eh, pag nawala kaligtasan mo, ibig sabihin yung bahagi ng katawan ni Kristo mawawala? Nanaisip pa ninyo yun? Ikaw yung bahagi ni Kristo na maging Kristiyano ka at nawala kaligtasan mo, hindi nawala yung bahagi ni Kristo na yun? Kabulas lugang aral. Walang ganung doktrin sa Biblia. Bakit? You are saved. Once you're saved forever. Kung tunay kang naging Kristiyano. Tandaan yan. Hindi po mawawala ating relationship kay Kristo sapagkat tayo naging kanya anak. Si Noah, nung sinasa loob ng arko, magpati-pati walang masalon, magkandara-kandara pa masya sa loob na yun. Si Noah ay hindi po nalaglag palabas ng arko. Yung ark ay larawan ni Kristo. Si Noah nasa loob ni Kristo. Kahit anong buhay, meron kayo rito, may sakit, may karamdaman, may paghirap. You are still in Christ. You are secured. You are safe. Tandaan nyo, walang nalaglag palabas sa ark tulad natin. Walang kaligtasan, kumbaga. Ephesians 1.13, tinipo sabi, in whom you have also trusted, after you heard the word of truth, in whom also after you believe, you were sealed. Tignan nyo, sunod-sunod ha. Panginoon siya sa ng Bible. Ephesians 1.13, pagkarinig ng aral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mula na kayo nagsisampalataya, tinatakan kayo ng Espiritu Santo na ipinangako. Nung kayo nakarinig ng mensahe, tinatakan kayo ng Espiritu at you're saved. Isipin yung tinatakan ng Diyos pa wala ng kaligtasan? Tinatakan kayo ng Espiritu? May tatak na kayo ng Espiritu? Eh mga kapatid, yung may tatakan ng 666, di ba wala yung tatak doon eh? Ha? Yung tinatakan ng Diablo ng 666 sa noo at sa kamay, mawawala ba yun? Hindi na. Eh bakit yung Kristo? Tinatakan ka na. Listen, yung Diablo, tinatakan, hindi mawawala tatak eh. Kay Kristo mawawala? Ha? Anong klase yun? Ibig sabihin, mas magaling pa yung patatak niya ni Satanas? No way. Amen? Amen. Pag tinatakan ka ng Espiritu ng Diyos, you are saved forever. That's what the Bible says. Akala na iba, magiging secured ka pa lang pag nasa langit ka na. Mga kapatid, yung mga nasa langit na anghel, pinalayas ng Diyos. Place will not help you to be secured. It is not the place, it's the person of Jesus Christ. Tandaan nyo, it's not the place, it's in the person. Ito na pahuli, we have eternal life. Listen, bakit mawawala kaligtasan mo? Eh, buhay na walang hanggan nga eh. Di ba? Amen? Amen. Nino sabing,
Sino sa mga lahat bigyan ng pagkapasulatan ng buhay? Listen, church. Buhay na walang hanggan. John 5:24. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumilit niya ang salita at sumasampalataya sa kanya, nagsuko sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Ang Kristiyano, siya na sumasampalataya kay Kristo, ay may buhay na walang hanggan. Amen. Hindi ko na kaya improve yun, mga kapatid. Buhay na walang hanggan, walang katapusan. Tama? Tama. Hindi na papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yung saved have already eternal life, everlasting. It's not something you get when you die. Everlasting life is something you get when you receive Christ ngayon pa lang. Meron kong buhay na walang hanggan ngayon pa lang. I'm not going to get my life everlasting pag ako namatay, no? Ngayon pa lang, taglay ko na ang eternal life. Ako po ay assured and insured and secured. Amen? Amen. Kung kayo Kristiyano. Meron ka. Nung pa lang ikay sumampalataya, verily, verily I say to you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, sabi ng Bible, hath everlasting life. Kaya, malungkot man mga kapatid, you are looking at a man that will never die. Yes, mamatay ang physical. Pero, paano ako natulog? Malungkot yun. Ako namatay. Ibang magpipiesta pag namatay ako. Tutuwa sila pag namatay ako. Pero alam niyo, you are looking at a man that will never die. Eternally, no. Ilibing ako siguro. Saan naman din si Cruz, buhay pa ako. Pero mamatay ako. Lilipat lang ako ng bahay. Mamimiss ko na kayo lahat. But I will never die eternally. I'm going to heaven. Why? Sapagkat may buhay na walang hanggan. John 11:26. Buksan niyo Bible niyo. Whosoever liveth and believeth in me, listen sa Bible, shall never die. Amen. Amen. I'll never die. Whereas my body would cease to function. But I will never die. Meron kong buhay na walang hanggan. Don't get me wrong. Mamamatay ang aking katawan. It will cease to exist. But I have eternal life. Kung saan makikita kita tayo muli. I will never lose it. Bakit? It is everlasting. Everlasting life is something that we have now. So ang tunay na Kristiyano, taglay ang pagbabagong buhay, taglay ang buhay na walang hanggan. At sabi sa John 8:47, mga tanda na ikay tunay na Kristiyano. John 8:47, ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito hindi niya dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ang nasa Diyos, ang sa Diyos, ang Kristiyano, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Ba't hindi dito kayo? Dahil kay pastor? Siguro. Pero I believe, kaya kayo narito, dahil nakikinig kayo sa salita ng Diyos. And why? Dahil anak kayo ng Diyos. So, tanong mo muna, ligtas na ba talaga tayo? Kung di pa kayo mananampalataya, it's just time na ngayon nyo tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Magsisigaw ang kasalanan. Sampalataya niyo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And you will die and go to heaven. It's all stand fixed.